Ang pagdinegosyo, hindi lang puro tungkol sa pera. Dapat may prinsipyo. Gaya ni na Jemuel at Marites, na parehas ang layunin, tumulong sa magsasaka. Sabay nito'y asenso. Paano mo naman naisip na mag-partner kayong dalawa? Ano ang natagpuan niyo sa isa't isa? Ay, napakagaling naman nito. Dahil ito ay farmer nga, ay gusto kong tulungan din ang mga farmers. Bayer ko to eh. Suki ko to ng lettuce. Oo. Lahat ng product ng All Our Powder, I mean, ang market niya. So, marami siya natutulungan. Kasi ako, hindi naman ako nag-advertisement. So, ako talaga ay manufacturing. So, I help so many para makapagtayo din ng maraming negosyo ng mga maliliit na business. Yeah. So, isa siya doon. Okay. Ano ba ang susi para matagumpay ang partnership sa negosyo? Sa akin, tiwala. Tiwala. May tiwala ako sa kanya nung nakita ko siya. Sabi ko, isa siya sa magpapalago sa aking negosyo. Talaga nga. At hindi sila nagkamali na pagkatiwalaan ang isa't isa. Paano to iniinom? This is like tea. You just pour it water. Lahat and then hot water. Tea. You don't have to boil it. Anong kaibahan nito sa pangkaraniwang kape? Oh. Not unlike 3-in-1 lang. Ito ay may mga herbal wherein you can get also the antioxidant. At ikaw din ay mabe-benefit for your bowel movement. Kasi sa kape ninyo, may papaya, may banaba, may bignay, malunggay. Bignay is good for the heart. Good it melts heart, your fats in the heart. Oo. Yung ating antioxidant naman, we have also the malunggay. Malunggay. O siyempre, pag uminom ka ng malunggay, you'll nagre-recuperate ka agad ang lakas mo if you are sick. Uh-oh. And then the banaba is good also for kidney. Yeah. It detoxifying ito. Uh-oh. And then the papaya also is with anti-cancer properties. So ang malinaw dito, ibang paraan rin to para tulungan ang mga magsasaka. Yes. Kasi usually ang magsasaka, kunyari, magtatanim ka papaya, bebenta mo bilang papaya. Ito, ginagawa niyong mga added value products. Yes. Kasi ang papaya, fruit yun, ano? Ito naman papaya, dahon ng papaya ito nagagamit. Kasi more potent sa dahon. Yes. A more potent ang dahon. Yes. At ito, hindi nabubulo. Yes. Hindi nabubulo. 2 years, 3 years. Ganun katagal ang shelf life. Bago nagkakilala ang magkaibigan, si Marites Santiano ay 25 taong empleyado sa isang TV network. Sa bagong chapter ng kanyang buhay, sinimulan niya ang negosyong pampasalubong. Pero sa buto ng malunggay niya nakamit ang tamis ng tagumpay. May lumapit sa akin na Japanese, "Do you have the black seed?" Sabi ko, "Ano ba yung black seed na yan?" Ang ginawa ko, pumunta ako ngayon sa Quezon Province at dito ko nga nakita itong buto ng malunggay sa halagang 200 pesos kung binili sa mga magsasaka. Tiningnan ko sa internet kung magkano ito. Aba, ito pala ay 1,200. So, binenta ko ngayon ang 100 kilos times 1,200. Ito ang aking puhunan. Ito nagsimula sa buto ng malunggay. Kung hindi dahil sa buto na ito, wala ang factory na ito. Dahil sa halamang gamot na itaguyod niyang mag-isa ang 6 niyang anak. Nung tinayo ko ang tropical palm herb, ang gusto ko lang ay magkaroon ng pera. Yun lang talaga. Kasi kailangan kong buhay ng mga anak ko. Pero unti-unti, nagkaroon ako ng kamalayan na ang mga dahon pala ay hindi lamang kailangan mong pulutin. Kailangan mo rin siyang pagyamanin dahil ito ay nakakagaling. Sa kanyang factory sa Montalban, may gin-isang toneladang dahon galing sa probinsya ang dumarating para gawing powder. Meron tayong tinatawag na good manufacturing practice. Ang una natin gagawin, pagka dumating na galing sa farm ang ating mga dried leaves na tinuyo nila ng mga 3 to 5 days, titimbangin, katulad ng sinabi ng FDA, kailangan na recording, tapos itatago sa ating storage area. Dahil ang ating mga dahon ay pag pinatuyo sa araw, may contamination pa rin. So para din makuha natin ang moisture content, kailangan idaan natin sa dehydration na oven na in-award sa akin ng DOST. Ang sorting area na tinatawag, dito natin tinatanggal ang mga twigs, pardible, pako. Ayan! Pagkatapos nating isorting ang ating mga malunggay,
Ay, ito ay dadali na natin dito sa ating pagpupulbos, pulverizing room, para ito ay magiling na natin. For every pulverized powder, kailangan itong dumaan dito sa ating final dehydration na kailangan tanggalin ang mga moisture content. After ma-dehydrate dun sa final oven natin, tayo naman ay pupunta dito sa sterilization. Lahat ng dahon ay may nakaakibat na buhangin. So, dito pa lang, mawawala na natin yan. Kung meron tayong metal separation, meron din tayong tinatawag na bacteria separation. Tinatanggal natin dito ang mga bacteria na nasa powder. So, ito ang final stage of sterilization natin, ang ultraviolet. Ang ating mga powder ngayon ay kailangan na nating ipackaging. Sa panahon pa ng kanunuan-nunuan natin, mga tribo pa, ang mga herbs natin, sila lang ang gamot. At bakit din ang malalaki nating mga pharmaceuticals, they are going back to basic. May herbal na rin sila. Ibig sabihin, naniniwala sila na ang mga local herbs natin ay potent, sobrang galing. Delivery po. Dahil kay Jemuel at Marites, nagkaroon ng alternatibo ang mga Pinoy na subukan ang organic vegetables at mga halamang gamot na tumutubo mismo sa ating bansa. Ang galing nyo namang dalawa. I mean that parang na-advance nyo ang ating mga produkto at ngayon nare-repackage nyo and now nabebenta nyo ng ganito. I'm so impressed. Ano ang end goal ba ng negosyong ito? Is to help the farmers. Kasi ang mga farmers natin is really on their low esteem. Dahil ang farmers natin palaging hindi nare-recognize it. Pero you are eating 3 times a day. Do you know your farmer? Do you know who plant your rice? Di ba your veggies? Ang kalusugan ay kayamanan. At kahit ang mga paborito nating cookies, pwedeng gawing healthy. Huwag bibitiw sa may puhunan. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.